Hello, let's come back to my channel. No? Since na matagal-tagal ako hindi nakapag kuha ng video kasi medyo na busy lang ako. So, ngayong araw ituturo ko kung paano mag-repair ng isang power bank. Na is yung problema niya ay ayaw mag nag-charge naman siya sa power indicator. Pero kung nakikita ninyo, halos na sa 3 bar naman siya. Ngayon, pag i-on naman siya, so wala siyang power indicator na LED display na dapat makikita mo na kung ilan pa ba, ilang percent pa ba yung natira ng baterya o ng power bank. So since nawala siyang display, you know, kailangan natin siyang buksan para matrace kung makita ko ano yung nasa loob. Bakit ayaw niya mag charge? So para makasigurado tayo, try din natin na i-charge yung tablet kung magbibigay ba siya na mag-charge ba. So ito, so as in wala, zero talaga, no, walang output. So ang remedy, kailangan natin siyang buksan para makita yung loob, baka may naputol na wiring. So, hirap itong buksan, ganitong mga klaseng power bank. Hindi natin masyadong kabisado yung ganitong klaseng power bank enclosure. So, sa akin nakikita dito, ang bukasan niya talaga is ito yung likod. So tiyagaan na lang itong buksan. Medyo madamage nga lang yung pinaka body. So wala na tayong magawa. Kailangan natin talaga buksan. Medyo mahirap. So, ito na buksan ko na. Bali. Ayan. Iba pala itong power bank na ito. Medyo mahirap talaga ito siya buksan. Nahigpit yung pinakalock niya sa loob. So dito yung lock. May nakalock pala talaga siya dito. Ayan.
makikita ninyo ng dalawang baterya nyo na nakalagay dito. So, ang tawag ito, bali ang capacity nito is mga apat na charge bago malubat. So, napansin ko, mayroong nakalas dito na line. So, dito sa micro USB niya, the charging port, charging pin, wala namang problema. So, ito ang problema, nakalas siya. Kung hindi magkamali, ito ay nahulog na bagsak ito. So, kailangan natin dito maghinang. Kailangan natin maghinang ito para mapadikit. Yung negative side niya is wala. So, ayan. Dito banda. So, wala siyang negative. Yung negative, hindi nakakabit yung negative ng baterya. So, ito ang pagtitest natin ngayon. So, titingnan nyo, ipundikit ko ito. So, hindi, kailangan natin maghinang talaga. So, ayan, na-find out na natin yung dapat natin gawin dito. So, hihinangan ko na ito para madikit na yung positive. Tapos, titest natin kung magkaroon siya ng output. Thank you.
So ito, napalikitan natin. Ngayon, i-check natin. Tcharan! So, nakikita nyo, oh, may power indicator na. Ibig sabihin, ay, na-fix na natin yung kanyang battery. No? Yun pala ay nakalag lang. So, nahulog siguro ito. No? Malakas yung impact. Kaya tumalsik. O, nakalag siya sa pagkahinang sa circuit board. Ayun. Testing naman natin yung charging niya. So, working, oh. Ayan. Kung nakita yung power indicator, nagbiblink. Ibig sabihin, charging siya. So, next natin is yung output. Naman natin kung meron siyang output. Ayan. So, ito. Nag-charge na siya. So, ayos. Na-repair na natin yung kanyang problema. So, ito tapos na natin mga kamag-TV, no? So, kailangan natin na balik ito. Napakahirap. So, ayan mga kamag-TV, no, naayos na natin yung power bank. Nasa, ang capacity nito is nasa 20,000, no, milliampere. So, ayan lamang ang ma-share ko sa inyo ngayong araw, no. I hope, sana nagustuhan ninyo yung aking video. At sana may, makatulong sa inyo. Maging guide niyo pag may ganito kayong mga problema sa mga power bank nyo is magawa nyo ng paraan. So, ayan lamang. Maraming salamat sa panonood. See you on my next video. At sana huwag niyong kalimutan i-like, i-subscribe na yung aking channel at i-share nyo rin. No? At saka huwag kalimutan i-hit yung notification bell. Ayan lamang. Magandang araw sa ating lahat. Hanggang sa muli. Paalam.